Hi guys! Welcome dito sa The Sun Tarot. Ang reading nito ay for collective, for anyone who can resonate sa reading nito. This is a love reading for collective. Na kung kaninong energy lamang yung makukuha sa bawat reading. So let's check your energy at this time. Hindi ko papakita guys inyo yung pag-shuffle ko at yung arrangement ng cards kasi pwedeng samantarahin nyo ng iba. So, yun. Kasi, alam nyo na, merong mga nanimistis, may gumagawa ng schemes, may mga tao talaga salot-salot, ganyan, sa mundo. Ayan. So, let's start. Your energy at this time. Okay. We have here the King of Wands, Six of Swords, and the King of Cups. You're energetic, fiery, emotional, mixed, no? Fire and water. As you see, emotional, at the same time, passionate, driven, and you're emotional about sa person na nilayuan mo. At the same time, passionate ka about sa kanya eh. Lumayo ka kasi, umiwas ka, possible na nag-heal ka dahil hindi mo ma- hindi mo na kaya, no? Yung mga nararamdaman mong so strong emotion or severe or too extreme, no? Kasi your emotional at the same time ay passionate and strong yung attraction sa person mo eh. Possible na it's too much para sa iyo yung energy na yun. Or meron dahilan kung bakit nag-decide ka na lumayo ka or umiwas ka sa person mo. Or yung person mo ay lumayo din sa iyo. Right now, in love ka. Super attracted ka sa person mo na nilayuan mo. Or sa person na lumalayo sa'yo. Ganon. Para naging cold na, no? Or lumalayo yung loob sa'yo. Umiwas, yung ganyan. So, we have here a Scorpio and Leo. And a Libra and Aquarius. For information about you right now. Okay. Nag-overthink ka, guys. Nag-overthink ka about sa person na lumalayo sa'yo. Yung tingin mong lumayo na sa'yo, umiwas sa'yo, or naging cold sa'yo, yung ganun. Na-stress ka, mag-iisip, no? Pero hindi mo iwasang na hindi mag-overthink sa person na yan, eh. You're grounded as well, no? Stable. Mapera. Influential. Charming with the King of Wands. And also, reliable ka. Pero hindi ka madaling magtiwala. Yung energy mo, hindi ka madaling magtiwala. Right now, problemado ka. Nag-overthink ka. Sa situation yung dalawa. Abundant yung buhay mo, guys. Sagana, mapera ka. And masipag ka, hardworking ka, sensual, deep, you're in love with the King of Cups. You're trying to be more understanding. Babaan yung pangunawa mo sa person mo. Taurus, Virgo, Capricorn, and also, actually it's Capricorn, yung King of Pentacles. And with the Nine of Swords is
Libra siya ni Aquarius. More information about you right now. So what we have here is this. Wheel of Fortune and Seven of Cups in reverse. You're lucky. Maswerte ka. Supported by luck. So possible it's the divine timing. It's you're dealing with your destiny or meron kang destiny na nakalaan para sa iyo. Yung ganyan. Na meron kang meron kang importance dito sa mundong to. Meron kang halaga. That's why you're supported by luck. Meron kang mission, yung mga ganyan. Meron kang destiny. Meron kang purpose, soul mission. Or else ay talagang maswerte ka lang sa buhay talaga. Yung supported ka ng planet of luck, yung Jupiter. Sagittarius. And we have here the Seven of Cups in reverse. Actually, wala kang ibang hinahangad eh. Para sa'yo, walang may compare sa person mo. Walang katapat yung person mo. Wala kang pipiliin na iba. Maliban lang sa person na nakadestine sa'yo, which is yung person na lumayo sa'yo or nilayuan mo, you know. Wala eh. Para sa'yo, yun yung naging totoo sa'yo. Yun yung naging minahal mo ng totoo or nagmahal sa'yo ng totoo. Yung iba ay mga peke at maring yung peram ng habol or else ay maring yung iba ay hindi maganda yung intention sa'yo. Kunwari, may gusto lang makuha, yung ganyan, no? Maraming ganyan ngayon. Pero pag yung natamaan ay, well, no? May mga ganyan tao na yung ang gusto ay pera-pera lang or kaya ay may gusto lang makuha sa'yo, no? Or pwede kang gamitin. Ganyan sa mundong to. And lalo na ikaw, mahirap ka magtiwala with the King of Pentacles energy. And with the King of Cups, malakas yung gut instinct mo niyan. Hindi lang basta malakas yung gut instinct mo. Intuitive ka din kasi water sign yun eh. Scorpio energy yun eh. So, possible meron kang Scorpio sa yung chart, no? Na intense. May pagka-intense ka rin as well as emotional. Yan. And intuitive. Yung malakas yung pakiramdam mo. So, tingin mo, lahat yon ay, yung mga nakakilala mo ay parang ginamit ka lang. No? Ginamit ka lang, hindi naging totoo sa'yo. Hindi talaga yung mahalin ka or mag-stay sa'yo yung intention nila. Kundi itong person mo na to, ang naging totoo sa'yo, ang totoong mamahalin ka. Ganyan kasi guys, pagka mga kunwari, kahit sabihin mo celebrity ka pa, mahirap makahanap ng the one. Let's see kung anong mapaparating sa'yo dito. Union. So magkakaroon ng union to dito guys. Ay, may paparating na union. The union is coming. Parang naka-ano na ito eh, naka-ukit na ito kumbaga. Kasi mayroong mga angels dito. Paparating na yung union sa'yo. Person na meant for you. It's your destiny with the Wheel of Fortune here. With the Wheel of Fortune, it's your destiny. And ito yung person na walang kapantay para sa'yo. Walang may kumpara dito. Ikakaroon ng union sa yung dalawa. Coming, if you will not resist it, kung hindi mo i-resist yan, nasa iyo yan. Pagdarating yung union, huwag mo i-resist. Pero pag i-resist mo yan, then
malabo, no? Pag i-resist mo yan, pag ayaw mo, eh, ano magawa ng ano, ng universe mo, ayaw mo. Diba? Ayaw mo eh. Nire-resist mo eh. Sabihin mo, ay, ayaw ko yan. May narte ka pa, diba? Kung meron ka nakikita ng flaws, ito, ganyan. Eh, alam nga naman, isiksik pa sa'yo ng universe yan kung ayaw mo. Diba? Ay, ayaw ko yan. Ayaw ko na yan. Pag hindi na tuloy yan ibibigay, kaganyan. Kung mag-inarte ka. So, ayan. We have here Libra and Cancer with the Chariot and Cancer Scorpio Pisces with the Two of Cups. Ganto dito sa mundo to. If you will not grab the opportunity, kukunin ng iba yung opportunity na yan. Diba? Merong iba na gusto yung opportunity na yan. Katulad na lang sa person. Kung ayaw mo mag-grab yan, kung ayaw mo i-grab yung union with that person na meant for you, of course, kukunin ng iba yan. Lalo na ta, itong person na to, ay sincere na person to, mabuting tao naman to. Yan na ngayong matino sa lahat ng naging options mo or nakarelasyon mo or lahat ng choices na naging totoo at minahal ka ng totoo. Ano pa hanapin mo? Main energy ng person na paparating sa'yo. The Moon. And we have here the Ace of Pentacles, the Hangman. Parang stuck or nagantay lang ng kung kailan mag-open yung door na magkaroon ng new beginning sa yung dalawa. Nagantay lang to guys kung kailan mo sasabihin yung feelings mo sa kanya, yung totoong nararamdaman mo sa kanya with the Moon in reverse. Kasi waiting lang to eh, nagantay lang to eh, kung kailan ka mag-offer sa kanya. Possible, napagod na to eh, napagod. Wala na siyang ginawa ngayon, no? Kasi, just waiting na lang. Maaring nga napagod na siya kakasuyo sa'yo or kakausap sa'yo, no? And, ayan, nagantay lang siya kung kailan ka mag-open up ng feelings mo sa kanya. Kung kailan ka mag-decide with a judgment here. Kung kailan yung tamang panahon for the both of you na magkaroon ng new beginning. Pero stable tong person na to. Possible na mag-focus to sa growth niya, sa stability niya ngayon. Pero when it comes to connection niyo, wala siyang ginagawa ngayon. Just waiting. Nag-antay na mag-open up ka sa kanya kung kailan ka makapag-decide, no, na you will choose this person. More information dito about your person. Energy niyo. Energy. Okay. Stress siya ngayon. Nahirapan siya hindi niya alam, no? Kung ano yung magiging decision mo. Kung ano yung magiging result nito. No, kasi may pinagtitimbang ka dito eh. Hindi niya alam kung ano yung na-stress, na-detense. Kung pipiliin mo ba siya? Kung makapag-decide ka na ba agad yung gano'n? Kung i-pursue mo ba siya? Itong person na to, nag-antay lang sa'yo. Kung kailan, maaaring yung divine timing siya yung dalawa. Pero stable naman siya eh. Pagdating sa connection niya, na-stress siya. Na nag-overthink siya. Hindi natatahimik yung isip niya. Natuturete siya, guys. Gusto niyo malaman yung totoo mong feelings. So, maaaring hindi mo sinasabi yung totoo mong feelings sa kanya. Hindi mo nire-reveal pa. Yun. Hindi mo pa nire-reveal eh.
Pinag-iisipan mo pa ng maigi kung sasabihin mo sa kanya yung totoo mong feelings. Or mag-open up ka kung sasabihin mo yung sikreto mo, yung mga nakatago, may hinahide ka sa person na to eh. Kung i-pursue mo ba? More information about you here. Sa energy mo. Sasaktan ka. Noon dahil sa possible meron na tong person, itong person mo. Merong third party. Pero still, nag-antay itong person mo. Your person here is waiting. Possible na sa kakaantay niya sa'yo ay nakipagrelasyon na lang siya sa iba kasi pinapaantay mo. Ang tagal mo mag-decide eh. Ang tagal mo mag-evaluate. No? Baka tumanda na lang siya ng mamuti na yung buhok niya. Ay, hindi ka pa duwanting. Yung aasa na lang siya, kulubot na lang yung mukha niya. Nakakaasa, hindi ka pa dumating. Yung mga ganito energy, nakakainis. Sa totoo lang. Yung mga ganito. No? Na yung paantayin mo yung person mo, yung ganyan. No? Ay, hindi mo sisi yung person mo. Kung magpakasal siya sa iba, kung pinapaantay mo, yun o, no? Pwedeng reversal to sa iba, guys. Na, nasasaktan ka kasi merong ano, yung third party. Andun yung nagsisilos ka nun dahil sa third party. Dahil may third party, sobrang nasasaktan ka, deeply hurt ka. Or merit tong person na to. Pero inaantay ka niya. So, pag dumating ka, pag nag-message ka sa person na to, ano kaya ang magiging result nito? Possible na hindi ka maging pag-message dito eh. Dahil parang tingin mo maapakan yung pride mo eh. More clarification about this. Ano kaya magiging reaction ng person mo kapag nag-message ka sa kanya? Ano kaya ang magiging reaction niya dito? Ano kaya ang mangyayari sa inyong dalawa? Kakaroon lang yung beginning to. And maging peaceful yung isipan ng person mo. Tingin ko ikaw yung may mali dito, pinantay mo yung person. Ayun. More information. Hindi to guys makaka-resonate sa lahat. Ha? Ilan naman po yung makaka-resonate dito kasi general reading ito. Diba kung mag-comment, akala mo kung personal reading nila. Hindi naman po personal reading ito. General reading ito. No? Ay, hindi ako ganyan. Hindi ako toxic. Hindi ako negative na tao. Hindi po ito, ano, hindi po ito personal reading. General reading po ito. Just take kung ano yung naka-resonate sa inyo. Tapos yung iba, pilusok po pa mag-comment na. Sabi na, madami daw asawa. Wala na akong sinabi doon na pwede mag-asawa siya ng marami. Wala na akong sinabi dyan sa reading ko na mag-asawa siya ng marami. Or sinasadya lang na mag-comment ng gano'n. Walang katuturan. Doon pa lang, napaka-foolish niya. Gagawa ko siya ng kwento. Hindi naman talaga, wala naman sa reading ko yung gano'n. So, let's see kung anong anong mga mangyayari next sa inyo ng person na to. Anong feelings niya kaya sa iyo? Anong feelings niya? Actually, umiiwas. Umiiwasan niya nga maging connected kayo. Intuitively, energetically, iwasan yun. Ayaw niya ma-feel ka. Ayaw niya ma-feel ka. Why? Bakit? Bakit ayaw ka niyang ma-feel? Dahil nagiging emotional siya. Dahil
sa nangyaring conflict sa inyo, dalawa, nagiging emotional siya. Dahil feeling niya ay magkagulo lang. No? Or kaya ay i-resist mo lang. Kapag na-inlove siya sa'yo, kawawa siya lalo. So, let's see kung anong feelings mo yon towards your person. Sa ibang deck mo. Feelings mo yon towards your person. Gusto mo magtagumpay. May stress ka, nadidepress ka. Gusto mo nga yung stress ka, desperate ka guys naman. Na manalo ba? Lalo ako may third party to. Desperado ka nga. Ma-win yung person mo. Ikaw yung magwagi sa person mo. Yung feelings mo dito. Anong nais mo mangyari sa inyo ng person mo? Okay, success. Growth. Na mag-grow pa. Anong gusto mangyari ng person mo? Yung beginning, kasi nang hinayang siya sa'yo. Na-repair pa yung connection nyo. So, more cards na pag gusto mo mangyari sa inyo ng person mo. Balance. Magkaroon ng hope. Magkasama din kayo. Magsasama kayo. Kahit na hindi man sa ngayon or soon or in the near future or in the future. Magkaroon ng balance yung dalawa. Yung ganun. And let's see kung ano advice ng universe para sa inyong dalawa. Ah. Ayun yung advice ng universe dito. Sabihin mo yung totoo mong feelings, yung totoo mong nararamdaman. Matagal mo lang hinahide. Tinatago mo. Yun. Tinatago mo yung totoo mong nararamdaman sa person mo na mahal mo siya eh. And mag-effort ka continuously kung talaga mahal mo siya. Pero yun nga lang, mayroong third party na. Yun nga lang, nasasaktan ka eh. Pero if you will not take risk, lalo kung ikaw naman yung may mali kung bakit nagkaroon siya ng third party sa una pa lang. Kung ikaw naman yung may mali doon, kung ikaw lang yung may mali, hindi makaresonate lahat to. Kunwari ay pinantay mo siya, no? Or hindi ka pa decided, or kaya ay may ginawa ka ding mali, no? Kung kaya nagkaroon siya ng iba, parang nag-antay siya sa'yo, kung kailan ka na ready, kung kailan ka makapag-decide, hanggang sa nawala siya ng pag-asa na magkatuluyan kayo dalawa, ay accept your fault. Hindi na isisi mo sa taro rin yung pagkakamali mo. No? Kasi binabasa ko lang po yan dito sa cards. Huwag niyo po sa akin isisi or sumbat yung mga faults niyo or mali niyo or mali ng person niyo. Binabasa ko lang yung energies. Yun. Kung ano yung nakikita ko dito, kung ano yung nababasa ko, yun lang ang sinasabi ko. And nagko-comment-comment lang ako. No? So, ayan. Based sa, ano ko, sa judgment ko lang. Para lang sa akin, no? Sa judgment ko. No, ganun. So, ayan. Sabihin mo daw sa kanya yung totoo mong nararamdaman and you will be together. Yun lang yung inantay ng person mo dito. Sasabihin mo na lang kung ano yung totoo mong nararamdaman, kung ano yung totoo mong feeling sa kanya. Na gusto mo siya makasama habang buhay, na gusto mo magkatuluyan kayo. Simple as that. See? And we have here the Eight of Pentacles na. Mag-effort ka. Mag-effort ka lang, kahit konti. Pero kung sakali na nag-effort ka na and wala na mga ginawa yung person mo or parang dead man sa person mo, kung narin nag-effort ka na, sinabi mo na yung mga feelings mo sa kanya. Ibig sabihin, hayaan mo na lang. Hayaan mo yung person mo na siya ang mag-reach out sa'yo. No? Siya ang mag-effort sa'yo. No? Ayan. Kasi nga, iba-iba yung energies kasi guys eh. Kadalasan, isang tao lang yung nirutinan ito. Hindi maramihan. Kaya just take kung ano yung makaresonate sa'yo. General reading po kasi ito eh. Ayan. Ano kaya ang next na mangyayari sa kanilang universe? Let's see kung ano ang mga next na mangyayari sa inyong dalawa dito.
Ay, magkakaroon ng pag-asa to, guys. Magkakaroon ng hope to. Pag naliwanagan yung person mo kung sino man tong confused inyo yung dalawa, magulo yung utak. Magkakaroon pa ng pag-asa, no? Pag sinabi mo yung totoo mong feeling sa person mo, na kung hindi mo nasabi ha, sa person mo ha, katulad ng sinabi ko kanina, then maliliwanagan yung person mo na ay, mahal pa pala ako ng person ko na to. May pag-asa pa pala sa amin. Ganun. Kung ikaw yung person na hindi ka nagsasabi ng feelings mo, na nahiya ka o natakot ka sabihin mo yung nararamdaman mo sa kanya, yung ganun. Pero kung sinabi mo na lahat noon at nag-effort ka na nag-effort noon and then dead ma lang, minaliwala niya, then, haya mo siya. No? Haya mo siya kung para kayo sa isa't isa, then you will be together. Only God knows. Ang tarot reader ay nagbabasa lang po ng energy. Only God knows. At saka hindi po ako tumutulong sa ano guys, yung pabalikin yung magtanggal ng ano ng mga spell na yan, love spell. Ayoko pong mangialam eh. Marunong ako, of course. Pero ayoko mangialam sa buhay ng iba. Mag-research po kayo kung ano yung pwede nyo ano, yung pwede nyo mantanggal kasi kung gusto nyo talaga yung puso nyo na maayos na, o nagtatanggal ako sa gusto ko lang tanggalan, gusto ko lang tulungan, pero not all. Ganon din yung magtanggal ng kulang. Not all, kasi tutulungan mo pa minsan ay judge ka pa, sama ka pa. So, ayaw ko mangyalam sa buhay ng iba. So, ito na lamang guys, para sa collective reading. Sa mga baguhan po dito sa akin channel, please do subscribe at huwag po ninyo kalimutan i-click ang bell button na sa ganun ma-ratify kayo sa mga susunod na videos niya upload ko. At paki-like naman po at paki-comment na din sa ating comment section box, lalo na sa mga naka-resonate sa reading nito.